Huwag masyadong kampante sa kalye. Maging alerto at mapagmasid. Alamin ang mga pangyayari. At ang mga pwedeng mangyari dito sa Presinto 5. Ang inyong kasangga sa lansangan. Kung gusto nyo, pumunta nyo rin si Robin Padilla para mapatunayan ko na kamag-anak ko siya. Bago ka lang sumikat, ako gumawa sa'yo. Nakita ko na lang siya patay na dyan. Presinto 5. Sabi niya na tingnan lang natin kung sasaktan niyang muli ang mama ko. Papatayin ko talaga siya. Sure mo, okay. Ang mga naka-blatter ngayong gabi sa Presinto 5. Nampas niya ako ng kahoy at natumba ko. Sinakyan niya ako tapos hindi na ako nakita ng anak ko kasi parang papatayin niya na talaga ako. 11 anyos na bata sa Cebu, napatay sa saksak ang malupit niyang ama. Isang fashion designer, natagpo ang ilang araw ng patay sa kanyang apartment sa Pandacan, Maynila. Naka-blatter din ang mga natimbog na kawatan, ang dalawang tirador ng motor na nahuli sa isang surveillance operation sa Caloocan, ang malapalos na akyat bahay na natiklo sa isang subdivision sa Paranaque at ang peking ahente ng unlin na cable. Sa Rescue 5, ang aksidente sa motor sa QC. Kuya, tinamaan sa maka, yung dugo nasa loob, hindi lumalabas. Ibig sabihin nun, blunt trauma yun. At sa ating Presinto 5 feature, ang cybercrime law at ikaw. Ano nga ba ang nilalaman ng bagong batas upang maproteksyonan ka sa cyberspace? Matagal na daw sinasaktan ng tatay ni Julie, hindi niya tunay na pangalan ang kanyang nanay. Pero isang gabi, tila alam ng 11 anyos na mas matindi ang galit ng ama. Lalo na lang dumampot ito ng lagari at tinangkang putulin ang paa ng kanyang ina. At isang trahedya na nga ang sumunod na eksena. Malamig ng bangkay ang 30 anyos sa si Victoriano Alvarado ng abutan namin sa Barangay Canbanwa, Aragao, Cebu, Setyembre 17. Patay si Alvarado matapos saksakin sa kaliwang dibdib. Ang may kagagawan daw nito, ang 11 anyos na babaeng anak ni Alvarado na itatago natin sa pangalang Julie. Base sa investigasyon, nag-aaway raw ang biktima at ang kinakasama nito na nanay ni Julie. Nang magkainitan, tinangka raw lagariin ni Alvarado ang paa ng kinakasama. Dito na kumuha ng kutsilyo si Julie at inundayan ng saksak ang kanyang ama. Sakyan mo ko niya. Hinampas niya ako ng kahoy at natumba ko. Sinakyan niya ako tapos hindi na ako nakita ng anak ko kasi parang papatayin niya na talaga ako. Patyon man siguro ko niya. Kita sa bata. Nung nakita ng bata na delikado ng kanyang ina, kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak sa dibdib ang kanyang ama. Matapos masaksak, nagawa pa raw tumakbo ni Alvarado pero hindi pa gaanong nakakalayo. Binawian na ito ng buhay. Ayon sa mga kapitbahay, pambababae ang dahilan ng malimit na pag-aaway ng magka-live-in. Ikinagagalit din daw ng batang sospek ang madalas na pananakit ng ama sa kanyang ina. Sabi niya na tingnan lang natin kung sasaktan niyang muli ang mama ko. Papatayin ko talaga siya. Sure mo, okay. Nasa pangangalaga na ng DSWD si Julie at isa sa ilalim sa stress debriefing. Carlan Dim, News 5. Kung hindi dahil sa masamang amoy na nagmumula sa isang apartment, hindi sana matutuklasan ang krimen. Huli kasing nakita ang nagrerenta ditong fashion designer ilang araw na ang nakakaraan. Ang nakapagtataka, nakapadlak ang pintuan nito at walang tanda ng forced entry. Naaagnas at nangingitim na. Ganito dinatnan ang bangkay ng makeup artist at fashion designer na si Napoleon Jeronimo nang matagpuan sa tinitirahang apartment sa Pandacan, Maynila, Setyembre 17 ng gabi. Hubot-hubad at tadtad na ng saksak ang biktima na nasa advanced stage of decomposition na ng matagpuan. Ang ibig sabihin daw, posibleng nasa 3 hanggang 4 na araw nang patay si Jeronimo. Ayon sa inisyal na investigasyon, huling nakitang buhay si Napoleon noong Setyembre 14 nang magtapon ito ng basura. Nag-alala lang umano ang mga kapitbahay nang magsimula ng umalingasaw ang apartment ng biktima. Reklamo lang na mabaho, kilanap, mabaho, may langaw na rin na lumalabas, patay na daga lang. Sinilip namin itong ilalim ng ano, sabi ko sapatos lang nandun. Tapos imigot kami sa likod niya, ganoon din ang amoy, parehas lang.
Ayon pa sa mga otoridad, posibleng hindi narinig ang paghingi ng tulong ng biktima dahil sa lakas ng ulan. Tinitignan din ang anggulong kakilala ng biktima ang suspect. Wala kasing nakitang bakas ng forced entry sa bahay. Nagawa pa nga raw ipadlock ng salarin ang pinto. Pinaghanap na ngayon ang 19-anyos na boyfriend ng biktima na huli umano nitong nakasama. Carla Lim, News 5. Susunod, mala action star nakawatan sa husay umeskapo, huli sa isang subdivision. Meron siyang napansin na gumalabog. Kita niyo doon sa baba, tao. May magnanakaw nga. Wala ba akong masasabi dyan, ma'am? At ang peking ahente ng peking, Andy Cable, timbog. Kung po pwede po, patawarin po nila ako. Kung maibabalik ka agad-agad yung pera. Pero po pwede ko pong hulug-hulugan.